you want to see so, that, you, lahat. You can help us. So, halos lahat. Good morning, dito kami sa Golden Crown Hotel dito sa Nazareth. Dalawang gabi kami matutulog dito. Ang Nazareth ay ito po yung lugar na kung saan dito lumaki ang ating Panginoong Jesucristo. At yung dalawang bus, bus 1 at bus 2, ay ito po ang bus na maghatid sa amin doon sa mga lugar na ating pupuntahan sa araw na ito. Gandang umaga. How's everyone doing? Fine. Did you sleep well? Yes. Did you eat well? Yes. Are you ready for the wedding? Yes. How many couples here? Three, I think, in our bus. One, two. Okay. All right, very good. So we should be heading the book club. It's a short drive, but Gina is very famous for, of course, the first miracle is performed turning water into wine, and we'll be visiting the beautiful church and having a wedding there. We might stop at the place that you can get some blessed wine. You want to do that? Yes. Yes. So we'll stop before the Mass, because after Mass we have to rush to Nazareth. So we'll have some time. We will give you opportunity to do that. The store has a lot of things, but I encourage you to focus only on the wine, because that's you won't find anywhere else. The stuff, other stuff you'll find in Bethlehem cheaper, okay? Just so you understand. Yes. So this place has specialty that you can get, the wine. And if you like other things, you can get. But focus on the wine. After that, we won't be stopping at other stores until maybe the late afternoon. Okay? Yes. Good morning, everyone. Morning. Let's offer prayers before you have your foundation day. Foundation day. For our safe trip, for another fruitful day and meaningful pilgrimage. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, the kingdom. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, the kingdom. Amen. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, the kingdom. Without end. Amen. Saint Michael the Archangel, pray for us. Our Lady of Good Travel, pray for us. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Good morning, everyone! Good morning! Are we doing a rosary? Dolratan. I know. So pupunta ang grupo ngayon sa Cana, na kung saan ay gagawin ang reenactment ng sacramental vow o marriage. At puntahan din natin sa araw na ito ang Mount Tabor, yung dako na kung saan nangyari ang transfiguration. So, isa iyon sa mga papuntahan natin sa araw na ito.
at ang pagpunta natin sa Sea of Galilee at sa iba-iba. So we are in the Sea of Nazareth, my friends. We're going to be traveling for a short distance to a nearby smaller town called Cana. Kufar Cana today it's called. But it's Cana of the Galilee. And we're in the vicinity of Nazareth. You'll see as we are approaching the Annunciation Church, the Basilica of the Annunciation, a very important church that we will visit in the afternoon. That's the house of Mama Mary, where she received the angel Gabriel. And I'll point it out, you can see it in a minute, as we will be entering the city of Nazareth to cross, or actually we will go around it to get a bit east, northeast, to go to Cana of the Galilee for the wedding. That has trees. That's the Transfiguration Mountain. Mount Tabor. Mount Tabor will be in the afternoon. Yes, yes. Not now. In the afternoon, after lunch, we'll go to Tabor. Ang magkapa, taga-nani dito sa ato dyan, ha? Sige, magkapa, ta. Of Cana, in Arabic, Kufar Cana. I have my own. And you see here where it is, what used to be a village in the Galilee at the time of Jesus. That's a walking distance from Nazareth, right? So we only travel. Please, I know you are excited. But let's focus on what's coming up. So let me explain to you how this is going to work. We will stop the bus next to the place where they buy, where they sell the wine. You go and you get the wine and whatever gifts you need. Okay? You with me? I see people talking to each other. Please listen to me. We have the bus next to the store, so you don't have to carry the items to the church. You buy whatever you need to buy, you put it back in the bus, and when everybody's ready, we will walk to the church. It's about 7 minute walk, 6-7 minute walk. It's not a big deal, it's paved. But just so you understand, we can stop here, you get what you need to get, put it back in the bus, and then we walk to the church. So we need to be at the church by 10 o'clock. Yes, you get the wine, you can do wine tasting. They'll give you to try. You do what you need to do. And then you put it back in the bus. Because we don't want you to carry it around. You put it back in the bus and then we will walk together from here. Okay? Okay. Okay, so meron pong wine tasting dito sa Cana. Ang unang milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na ginawa niyang alak ang tubig. So ngayon ay matitikman namin ang alak dito sa Cana. So bababa na po tayo mula dito sa Cana ay ating makikita ang larawan sa mahal na Birhen na Maria.
Kasi po mangyari ang wine testing. Maraming wine dito. So sa Kina, pagka dito po ang unang milagro ng ating Panginoon dito sa Kina. Kaya na ako nagtagay na sila ng wine testing. Alam mo, dito naganap ang wine testing. Tay! Tay! Tagay na tay! Tagay ng alak ba? Hello, Father Darwin. Good morning. Nandito tayo sa wedding at Kina na lugar na atin pong pupuntahan na yung lugar na kung saan ay inimbitahan ang mahal na Birhen Maria, ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga apostol. At nangyari ang pinakaunang milagro. Totoo yan, Brother Paul. Nandito na tayo sa lupa kung saan inimbitahan ang ating Panginoon at si Mama Mary. The Holy Family is invited to the feast of the wedding at Cana. At meron tayong wedding vows ngayong araw na ito. Hindi lang po ito patungkol sa mga mag-asawa, kundi it is all about our life, our spiritual life. We need to renew our promises to God as His beloved people. So yun na si Mayor, ano na ng wine? Nakainom na, nakatagay na ka Mayor? Kape pa. Dito tayo. De, may wine tasting daw. Wow, may wine tasting. Hoy, Bible. So nakapasok na tayo dito sa simbahan ng Katoliko dito sa Cana. So dito sa kabila, makikita natin ang Divine Mercy Chapel. So ito yung simbahan ng Katoliko na dito po ang lugar na kung saan nagaganap ang unang milagro ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng intercession sa mahal na Birhen na Maria, na kung saan naubos na yung vino at humiling si Mama Mary. At kahit hindi pa yun ang panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay mag-perform ng milagro, but sa pamamagitan ng intercession ni Mama Mary ay nangyari ang pinakaunang milagro sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. So, naghanda po yung mga couples para sa ating renewal or marriage vow. So, meron pong reenactment dito na maganap sa Cana. At ito po yung kumbento. Nakita natin doon sa itaas na nakasulat De Cana Catholic Wedding Church. Ang Franciscan po ang kakustudyan sa simbahan na ito. Custody of the Holy Land, De Cana Catholic Wedding Church, the Franciscan Convent, Latin Paris. Maganda. Nandiyan po si Father Darwin. Sa inyong lahat, nandito po kami sa Church of Cana. Ito nangyari yung unang milagro sa ating mga bagay. Dahil sa intercession of Mother of God, our Father. Amen! Amen! Thank you, Father. So may misa tayo ngayon dito, Father? Yes, may misa tayo ngayon. Nagkasambili tayo ng Hebrew English New Covenant. Pero wala, pwede wala pa kung nakikita ang simbahan ng Iglesia ni Cristo dito? Tinanong ko nga sila, walang Protestant church dito. Kung meron man, walang mga bahay lang. Okay. Ilang membro nila. Pero ang simbahan wala. The existing dito is the Catholic Church. So, halos lahat na mga pilgrim site dito, merong simbahan sa simbahan. So, there are three religions here: Muslim, Islam,
Jew, number one is the Jew, the third one is the Christian, that refers to the Catholic Church. So ito po ang lugar kung saan unang naganap yung unang milagro ni Kristo. Hindi nakatanggi ang ating Panginoong Yeso Kristo kahit hindi pa niya panahon sa paggawa ng milagro. At hindi siya makatanggi dahil ang kanyang ina, hindi na makikita natin. With the intercession of the Blessed Virgin Mary. And the intercession of Mama Mary is very influential to the Savior, to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the God of Gods. So huwag kayong wala ng pag-asa. Kung imposible na yung mga problema mo na malutas, kasama natin si Kristo sa pamagitan ng kanyang ina, maging posible ang imposible. At meron mangyari na yung bow of marriage. Yes. O ito yung tatay ni Padre Darwin. So ngayon ay... Ganda umaga sa inyo. Ano ba sabi mo tayo ng ating kredito sa ina? Happy. Nababasa lang natin noon sa Bible pero nandito na pala tayo sa lugar na ito. Dream come true. Amen. Praise the Lord. Kumusta kayo dyan, mga kaibigan at mga kapuntos? Kapuntos. Kami dito na sa talagang lugar ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Malaki pong privilege na ito tayo. Sa pamagitan ng Panginoon, nakarating ito. Kami rito. Ako, manalangin sa sana ang Diyos sa atin na tibayin ang ating pananampalataya upang tayo'y magkaisa lahat sa buong mundo. Amen. Maging sino man, maging ano man, at kailan man, kay Kristo tayo. Amen. Praise the Lord. Salamat tayo. The first we are renewal. We are our first. After 23 years, Father. Being renewed here in St. Signing and so, yeah, the feeling is unique. Ang kanilang bow of marriage sa church at Kina. So, we're going from here. Here, we'll talk about the resurrection. Bethlehem tayo? Taay family from Taay, Pabilocos, Pabiloilo, Ilocos Norte. Sila po, kami taga-Bohol at from Cebu. Congratulations, sir. Thank you, Father. Thank you, you live in the family for almost 7 years. Civilly married. 23 years. So, I guess all your sons and daughters are not professional. Wala. But you are serving in the community and you are the church parish. Great. Father, sure, may isang papadal sa mga mag-renew ng Bible marriage. Okay. Congratulations po sa lahat. Congratulations. Thank you, Father. So we congratulate in advance our newlywed renewed couple. Amen. Praise the Lord. So may maganda po dito na renewal of marriage dito sa Cana Church ng simbahan Katoliko dito sa Huliran. Ito po yung loob ng simbahan ng Katoliko dito sa Cana Church. Napakaraming tao po dito sa loob at sa labas na naghihintay na sa maganda po na renewal po baos sa kanilang kasal. So ang aming misa ay alas 10 pa ng umaga. So meron kaming misa dito sa Cana
sa lugar na kung saan dito inimitahan ng ating Panginoon ang mahal na Birhen na Maria at inanap ang unang milagro with the intercession of the Blessed Virgin Mother. Dito sa St. Simon the Canaanite Chapel, maganap ang renewal of marriage ng ating makasamahan na mag-asawa. At ito ay katabilang po ng Kina Church. Can we also take pictures? Magbablisay mo? Sige na po ang mga couple. No! Excited na sa kanilang ginawa. So ito po yung maganap na renewal o vow dito sa Kina. Ito po yung parents ni Father Darwin Vitcano na mag-renew ng kanilang vow o vow. At sa ilang sandali ay maganap po ang banal na misa dito sa Kina. Ang Kina Church ay pamayari ng simbahan Katoliko at ang kustudyan po ay ang mga Franciscan. Ito po yung marker dito sa Church at Kina. So pagkatapos dito ay proceed na po kami doon sa siguro sa Mount Tabor na kung saan nangyari po ang Transfiguration. Meron din simbahan doon ng Katoliko ang Transfiguration Church. So nandito po yung mga jars sa ilalim ng pundasyon ng simbahan Katoliko dito sa Church at Kina. So nasa ilalim tayo ng simbahan ng Catholic Church at kung saan nandito po yung jar. So napakalaki pala ng jar ito. Nandito pinanong ito ng tubig. Okay, keep coming down, everybody. Ang unang milagro ng ating Panginoong si Kristo sa lugar na ito. Yun po yun. Malaki. Parang balon ng tubig. Ito yung pinuno ng tubig at naging alak. Dito yun sa ilangin ng simbahan Katoliko dito sa the jar. Yes. This is how big the jar is. Yes. So, yung bucket na yun, yun ang simbahan. If you, all the people, you get some tickets. Very good. Don't forget to.
pa yung ibang mga church na katago sa simbahan ng Katolik. At nakita natin dito yung imahe ng Mahal na Birhen na Maria. Sapagkat importante po ang kanyang karakter, ang kanyang role during sa wedding at Cana. So magkita ng kanyang decision ay naganap ang unang milagro ng ating Panginoon. So nasa ilalim tayo ng simbahan. So tayo kanina sa malaking jar na isa sa ginamit na jar sa panahon na ginawa nagawa ang unang milagro ng ating Panginoon sa Kristo. So pakita po tayo sa likod ito ng simbahan ng Katoliko dito sa Cana, Holy Land. So exit na po tayo. Nandyan po yung Chapel St. John the Evangelist Chapel. So ito po yung apostol na kung saan during sa Calvary ay sinabi ng ating Panginoon na son, behold your mother. So nandito po yung statue sa Mahal na Birhen na Maria. The main church is open. Don't worry, son. Go to the main church. Alam mo ng ating Panginoon. Ito na po yung labas ng simbahan. Ito po yung loob ng simbahan. So lalabas na po tayo at punta tayo sa ating next doon sa Amount Tabot. So abangan.